What's up mga master? Welcome sa channel natin. Yung Mythology Vlog is feature natin itong Yamaha NMAX 2022 model. So sa vlog na to, malalaman niyo yung mga special features niya, mga specs, totality. So i-review natin lahat. So bagong lahat, intro muna. So simulan natin sa kanyang overall dimension, no? May length siya na 1,935 mm. Meron siyang width na 740 mm. Saka meron siyang height na 1,160 mm. Okay, when it comes to ground clearance niya, dyan, meron siyang 125 mm. Pagdating naman sa kanyang seat height, meron siyang 765 mm. Pagdating naman kay sa kanyang total weight, meron siyang 131 kilograms sa ABS. Doon sa mga hindi ABS, meron siyang 129 kilograms. Sa engine specs naman tayo, meron siyang liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 bulbs. So of course, meron siyang single cylinder with 155cc piston displacement. Mayroon siyang bore stroke na 58 by 58.7 mm. Sa compression ratio naman, so medyo mataas yung compression ratio niya, no? Mayroon siyang 11.6:1. So medyo malakas-lakas to. Mayroon siyang maximum horsepower na 11.3 kW at 8,000 RPM, no? Tsaka maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa kanyang engine oil capacity, compared sa dati na merong 900 milliliter, ngayon is 1 liter na siya, no? Of course, yung fuel supply system niya, fuel injected na siya, no? Clutch type, dry centrifugal choke. Yung transmission naman niya is of course automatic na V-belt, no, transmission. Dumako naman tayo sa kanyang framework, no. So yung frame type niya is backbone. Meron siyang front telescopic suspension fork. Of course, meron siyang sukat na gulong dito sa front na 110 over 70 with 13 rims. Dito naman sa likod is meron siyang 130 over 70 rim 13 pa rin yung size, no? So equipped na siya with ABS saka TCS, no? Traction control system. So of course, meron siyang single piston with caliper, telescopic fork with ABS saka TCS. Of course, dito sa rear tire is equipped din siya with ABS, no? Meron din siyang TCS, single piston din with caliper. Dito meron siyang suspension. So balita ko na adjust daw itong shock niya. Hindi ko lang alam paano, no? So ganoon pa rin naman yung shock niya, no? So para sa mga baguhan, konting idea lang sa ABS. Makakatulong ito pag may sudden brakes para na-maintain yung balance ng pagmamaneho natin. TCS on the other hand, traction control is para kapag may sudden na mga nag-skid yung gulong natin, kapag nagsasudden brake, malaking possibility na mag-skid yung mga gulong natin. So ito yung nakatulong, yung TCS. Of course, dito may reflector tayo. Meron din reflector dito sa baba. Plate holder natin. Meron siyang light dito. Plate light. Napakaangas na tingnan, no, sa rear niya. So dumako naman tayo sa kanyang panlabas na appearance, no. Unahin natin itong bandang harapan. Gusto ko yung itsura niya sa headlight. Meron siyang silver lining na ganun, parang galit na galit. Ayan, so nakakadagdag forma siya. Ang astig niya tingnan, di ba? Dito naman sa shield niya, so ganun pa rin yung shield niya, no. Walang pinagbago, pero napakaastig yung kulay niya. Nakapagdadagdag ng brusko ng ano, scooter, no. Of course, yung headlight niya naka-LED na siya, no.
Meron siyang signal lights dito na bulb type. Dito naman tayo sa gilid. So napaka-stick ng kulay talaga niya, no? Rich stage silver. So samahan nyo ng glossy finish. So napakaganda. Hindi siya basta-basta ang fairings lang. Meron siyang mga curves dito, no? Yan. Nakikita nyo. Of course, merong Yamaha emblem tayo dito. Meron ng start and stop system. So, ang start and stop system, nakakapagpatulong ito para mas tumipid yung konsumo ng NMAX natin. So, halimbawa kapag nasa traffic light tayo, pwede nang hindi natin i-off yung sasakyan. Kusa na lang siyang ihinto in a matter of 3 to 5 seconds. Tapos, pihitin mo lang yung silinyador. Aarangkada naman tayo, no? So, down dito, pababa, meron siyang combination na matte fairings. Dito din. Yung spada niya, no? Ito, matte pa rin, matte black. Down dito. So, ang stick, no? Meron siyang chrome-plated na nakasulat NMAX 155. So, napaka-stick. Yung grab bar naman, ganun pa rin. Matte black pa rin, no? Yung upuan niya, simple lang. Walang masyadong ganap. At least nakakapagdadag rin yung forma, no? May pantay dito tsaka konting pa slide dito, no? So ano pa ba? So meron tayong heat guard dito, muffler guard, tsaka of course merong cover yung radiator natin. So sa engine oil capacity nito is 1 liter na, no? Compared sa 2021, below is 900 milliliter pa siya, no? So ito is 1 liter na siya. Okay, so nakalimutan ko. Dito yung logo na napaka-importanting feature ni Yamaha, yung Yamaha Motorcycle Connect, in which nakapagtulong sa atin para i-check yung maintenance ng motorsiklo. So makikita na natin dyan yung maintenance, kung kailan ba magpapalit ng belt, kailan ba magpapalit ng oil, etc., etc. So dito naman, meron na siyang socket, no? Bilhan nyo lang yung lagayan niya, yung USB socket niya, pwede na. So mag-charge tayo while in naka-long rides tayo. So wala nang hassle. Tsaka of course may lalagay na sa dito rin. So dagdag ng mga safety kit ng NMAX, pwede may lagay mga importante na documents dito. So yung side mirror niya is normal pa rin, no? Yung standard na nakikita natin sa mga scooter, ganun pa rin. Okay, dumako naman tayo sa kanyang mga gauges, no? Dito of course meron tayong start and stop system. So ito yung indicator niya, may letter A. So naka off dito kapag naka on. Okay, so of course dito yung hazard. Kung mag hazard tayo, may emergency electric starter. Dito naman sa kabila is meron tayong high and low beam. Meron tayong signal. Tsaka busen, ano. Dito naman sa switch is natatagal natin kung anong gustong display natin makita dito sa panel gauge. So on muna natin yung motorsiklo, na. So pag on is press mo lang. Ganyan. So makikita mo may signal na nakasusi. Naka on na yan. So nawala. Okay, pihit lang dalawang beses. 1, 2. Okay. So, may mga nadagdag na mga icon dito. May nakasama na messages at saka telephone, which is kung may tatawag. So, balik ko muna. Okay. So, kung makikita nyo, ayan, may puti, may tsaka disusi, calling dito, no? May yun yung mga natagdag na na features ni NMAX 2022 model. So para i-tag natin, gusto natin ilipat dito lang, press lang natin to dito, toggle natin. Yan, sa battery voltage, meron 12.7, lipat natin. So naka TCS on tayo. Ito yung signal niya, naka ABS din. So naka
oil indicator. Ayan, para maklaro natin yung ilang kilometer na yung tinakbo ng NMAX natin. Tsaka mayroon belt indicator kung magpapalit na ba tayo ng belt. Tsaka yung odometer niya, no? Dito na. Makikita natin kung ilan na bang tinakbo ng NMAX natin. Then back to trip 1 tsaka trip 2. Okay. Off ko muna. Okay. So dumako naman tayo dito sa kanyang ano, no? Fuel capacity. So may fuel capacity siya na 7.1 liter gasoline. So medyo malayo-layo na 'yon, no? Compared sa previous na NMAX natin. Dito naman sa kanyang compartment niya, no, sa U-box niya. Ano natin? So, meron siyang 23.3 liters na malalagay natin. Di ako sure kung kasya ba yung full face helmet or sa tingin ko yung half face helmet lang yung pwede malagay dito, no. Di ako sure sa full face helmet, no. Okay, so bago ko makalimutan. So, merong tools na binigay sa atin si NMAX dito sa spark plug niya tsaka yung star screw. Okay. So, yun yung mga features ni Yamaha, no? When it comes to safety na features ni NMAX, of course, meron tayong side stand switch. Kapag naka-on yan, is hindi mag-on yung motorsiklo natin. No? Kasama na dyan yung ABS tsaka TCS. Of course, brake, no? Meron tayong kaliwa ang brake sa left at saka sa rights. So overall, napakasulit na niya, no? Ang SRP nga pala niya is 148,000, no? So 148,000 yung SRP niya. Di ko lang alam kung magkano yung presyo sa inyo, no? Pero ang SRP niya is 148,000. Gusto ko yung part niya dito sa gulong na meron siyang parang faded na gold ang astig niya, no? Bagay na bagay sa kulay niya na ano, silver. So napakaganda. Eto, stock pa yung air filter. Mas maganda dito, palitan nyo na yung ano, yung nalalabhan, yung washable na air filter para mas maganda yung hatak ng hangin. So I think yun lang yung lahat ng features or specs ng NMAX Yamaha 2022. Unfortunately, hindi natin to maro-road test kasi hindi sa atin, no? Nakakahiya kung i-road test pa natin. So once again, maraming salamat sa nagpahiram ng NMAX na to. And sana subaybayan niya po ako sa susunod na vlog ko. So, yun lang muna. Ride safe.